Magandang buhay at welcome sa kusina ni Dan Levy. Today's recipe, isa na namang ilonggo dish yung ating lulutuin. Magluluto tayo ng kanse. Isulat ng ating mga ingredients. Umpisa na natin ang pagluluto. Magpainit lang ng konting mantika dito sa ating kaserola na paglulutuan, tapos igigisa na natin yung ating luya. And by the way, yung ating luya, hiniwa po natin yan ng maliliit na strips. Susote lang natin for a few seconds. Tapos pag okay na, sunod na natin yung ating sibuyas. Yung ating sibuyas naman ay hiniwa natin to ng malalaking slice. Malulusaw yan mamaya dahil pakukulaan natin yung ating karne ng napakatagal. Pag okay na yung ating sibuyas, susunod na natin yung aswete powder. Gumamit ako rito ng anato powder. Ngayon, kung meron kayong anato seeds dyan, babad nyo muna sa hot water o sa mainit na tubig. Tapos tanggalin nyo yung mga buto. Tapos ihalo nyo na lang yan mamaya. Isasabay nyo na lang yung aswete nyo pag naglagay na kayo ng tubig. Pag okay na, braise muna natin yung ating beef knuckle. At pag sinabi kasing kanse, ginagamitan talaga siya ng bulalo or beef knuckle. Ngayon kung mahal naman yung bulalo, pwede naman kayong gumamit ng karne ng baka na may konting buto. Pwede rin yun. At kung gusto nyo, prepared nyo na gumamit ng pork pata, ay pwede rin po. Braise lang natin saglit, siguro mga a minute or 1.5 minutes. Yung ma-extract lang natin yung fats ng ating beef knuckle. Tapos, dagdag na natin yung ating kamatis. Hindi na natin sinama sa gisa yung ating kamatis kasi gusto natin yung asim nito doon maghahalo sa ating sabaw. Hindi natin kailangan na parang mayroong tomato sauce flavor. So, okay lang po yan, malulusaw yan at maganda yung asim ng kamatis lalo na pag fresh. Lagay na tayo ng tubig rito. Mga 4 liters yung lalagay ko rito. Ngayon, it's up to you kung gaano karami yung kakain. Kasi pag sa ilonggo dish, kasi pag kanse, kailangan talaga maraming sabaw. Kasi mahilig mo humigop sabaw yung mga ilonggo. Lalo na pag taglamig at tagulan. At mababawasan pa yan dahil pakukulaan natin yung ating beef knuckle ng napakatagal. Lagay na rin natin yung ating lemongrass. Ito yung hindi nawawala kalimitan sa mga dish ng mga ilonggo. Yung tanglad. Tapos maglagay na rin tayo ng green chili. Ngayon kung gusto nyo ng maanghang, pwede kayo gumamit ng siling pula. Pwede nyo rin hiwain ito ng sa gitna or hiwain nyo ng maliliit. Pero kung may mga bata na kakain, I do recommend na huwag nyo nang hiwain. Para ma-enjoy naman ng mga bata yung ating kansi. Tapos naglagay na rin tayo ng black pepper. Takpan natin, tapos sisimmer natin for about 40 minutes. At moderate flame lang yung gagamitin natin para hindi masyado mag-evaporate yung ating sabaw. After 40 minutes, check natin yung ating karne. Medyo hindi pa siya ganun kalambot. Pero okay lang yan kasi ilalagay na natin yung ating langka at pakukulaan pa natin ng another 20 minutes. Ito yung lagi kong inuulam nung nasa Bacolod pa ako. Kasi yung sabaw pa lang nito is unlimited. Pwede ka humingi doon sa karinderya na kinakainan mo. Pwede ka magpadagdag ng sabaw. At padagdag ng langka. Lubog lang natin yung ating langka para pantay yung pagkakaluto. Tapos, buboil na natin to. Sisimmer ulit natin additional of 20 minutes.
After 20 minutes, check natin, malambot na yung ating beef knuckle or yung karne ng baka, tapos yung ating langka naman ay talagang malambot na. Naglagay na tayo rito ng tamarind mix at asin. Yung original version kasi ng kanse ay gumagamit yung mga ilonggo ng batuan. Since na walang batuan dito, gumamit lang po ako ng alternative na pampaasim. Ito yung tamarind premix. Ngayon kung available yung fresh tamarind, yung fresh na sampalok, I do suggest na yun na yung gamitin nyo. Pero kung merong batuan dyan na available ay mas napakasarap nun. At yun ang original version ng kanse. Pakukulan na natin to for about 3 minutes para lang mag-combine yung ating sampalok mix at saka yung ating salt. Tapos, i-enjoy na natin. At ito na po yung ating finished product. Tingnan nyo naman, sabaw pa lang, ulam na. Shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin na nag-comment sa ating ginisang sardinas na may sutanghon at patola. Si Joey Ni, thank you. At try mo rin yung sutanghon. Tapos si Just Cool TV, ang sarap daw ng pagkakagawa. Try nyo sir. Tapos si Marius B. Vlog, ito daw yung paborito niya. Parehas po tayo. Tapos si Ma'am Marivic Sharp, swak sa budget, masarap, tama po kayo. Tamang-tama yung ulam na to sa mga nagtitipid. Si Junior Omi, ang ganda daw ng presentation. At masarap din po yan sir, try nyo. Tapos si Bossy, beautiful, colorful ingredients, love how you hear chili peppers in there too. So pwede nyong gamitan ng malalaking sili. Si Sir, may barrio, may mundo, I was not expecting the tomato. Optional lang po yan sir, pero mas masarap pag may tomato. Tapos si The Wayness, sarap nyan, mainit na kanin. Fave ko din yan, madali pa iluto. Yes, napaka-simple lang to lutuin. Tapos si Cristita Brillante, sarap naman. Try nyo po ma'am. Tapos si Bichan Channel, ang sarap. Yan, paborito. Halos yata lahat paborito natin yung ginisang sardinas eh. Ito yung kinalakihan kasi natin. Tapos si Sunrise Stars, thank you po ma'am sa pag-appreciate ng ating recipe. Tapos si Asian Flavor, isa na namang masarap na po tayo. Yes bro. King's Garden, thank you so much sa magandang comment. At tama po kayo, masarap yung sabaw. Try nyo po. Tapos si Virgie Automotive, sardinas at sutangmon, ginawa special. Ang galing bro. Pinasarap lang natin ma'am. Tapos ang sarap nyan, gusto kong galing kay Alina Precious. Tapos si Anita Gabriel, so sarap. Yes po, masarap talaga po yan ma'am. Tapos si Lynn Loves, sarap naman. Doon, nag-crave daw siya. Luto na po kayo ma'am. So sa lahat po na nagkagustuhan ng ating recipe for today, ito yung kanse. Please like the video. Tapos meron kayong comments and suggestion, please write down below. Tapos sa mga bago nating bisita sa ating channel, please don't forget to subscribe. Tapos pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Thanks for watching at ito ang kusina ni Dan Levy.